Hello everyone! Nandito po ako sa aking garden. Garden. Ito mga halaman ko ay nakabitay kasi nakahang kasi may mga pusa dito. Ayan, ang bango niyan. Mabango po talaga ang celery. Ayan, celery po yan. Hinahang ko kasi may mga pusa baka maihian. Okay, sa lalo na sa mga halaman na kailangan ay yung sinasalad. So kailangan malinis kasi hindi niluluto 'yan. So ngayon kukuha ako ay magha-harvest ako ng mga dahon, yung mga matured na dahon upang makadahon siya ng mga panibago. Okay? Kasi po kapag itong celery ay hindi nabawasan itong mga matured leaves, hindi rin ito makaproduce o magkaroon ng panibagong mga dahon. Ganyan. So, ganyan po ang technique kung paano alagaan ang celery. Araw-araw, kasi matakaw sa tubig, kaya yan, araw-araw dinidiligan. Ganyan po, ayan. So, yan, upang makapagdahon ng panibagong dahon, bawasan ang mga matured. So, ganito po ang ginagawa ko. Tatlong beses na po ako nakapag-harvest dito. And then, pinipreserve ko. Araw-araw din, kumukuha ako ng mga fresh para tea. Kumukuha din ako ng mga fresh para smoothies. Kasi maganda po ito sa sugar. Bababa ang sugar natin, blood sugar. And then, sa bawat luto ko po, mayroon pong celery added to the food I am cooking. Okay, ganun. So, halimbawa, adobong manok, halimbawa, adobong baboy, ganyan. Mga kahit anong luto, mga pansit, mga bihon, mga bami, ganyan. Mga carbonara, masarap po ito sa carbonara, promise. Okay? So, ayan, marami po akong na-harvest ngayon kasi tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, maraming supply ng tubig at madahon kapag tag-ulan. Pag tag-init, hindi masyadong madahon. Ganyan. O, ayan na, kalbo na ang aking mga celery. Ganyan po. So, magtanim kayo upang magkaroon kayo. Ayan ang dami nang nakuha ko. Ganyan lang po. Ayan. Yung mga yellow, i-remove po na yan. Hindi ko yan isasali sa aking ipipreserve. Ganyan. Masarap po siya sa tea, promise. Ayan. So, ngayon, punta ako sa loob kasi mag-separate ng mga dahon sa stock kasi yung dahon madali siyang ma-dry, yung stock ay matagal, kaya i-separate ko siya. Pag na-preserve na po, i-separate ko rin po sa dalawang container, yung container para sa dahon, yung container para sa sa stock. Ganyan o ganyan lang po, ganyan. Ano lang po, sipag lang po, kasi kapag hindi tayo maghanap na ibang halaman na itatanim natin, ang sa market natin dito, namin dito is only lang kangkong, galay, lobati, ganun. Malimitado lang po ang mga gulay dito. Ayan, kaya kailangan magtanim ng ibang klaseng gulay. Kasi hindi naman maganda, masarap kapag palagi na lang tangkong, palagi na lang alubati, palagi na lang ganyan. So, kailangan may ibang variations, ganun lang po. Lalo na ito mga masasarap na mga gulay, mga vegetables, ganyan. Kapag nagluluto ka rin ng itlog, lagyan mo ng dahon ito. Masarap. Yan. Lahat mga luto ko dito ay linalagyan ko nitong mga celery leaves. And then, nag-ano din po ako ng celery tea. Ganyan. Masarap po ang mga luto kapag mayroong mga ganitong klaseng halaman. Celery, sweet basil, at saka yung parsley. Yes, masarap po. Kaya magtanim na kayo. Mura lang po ang seeds. Nasa Lazadas lang po. Nasa Lazada at saka Shopee. Ganyan. Okay. So malapit na ako matapos. So ngayon, yung dahon, huhugasan. And then, pagkatapos yan, hugasan na. Tapos, i-spin upang mabawasan ang tubig. Ayan, nakapaalang ako dyan. Kasi nasa labas yung chinelas ko. Ayan. So, yan po ang aking spinner.
Ganyan po. The spinner is the key to remove excess water in my leaves. Bago po ito. Kasi kapag may tubig siya, marami siyang tubig, and then i-air dry mo, ano siya, maaabutan ng ano, maraten. Kasi hindi siya madaling ma-dry kapag maraming tubig. Kaya ganyan. Tapos, spin. Spin a wind. Ayan na po. Mag-spin na po ako dyan. Ayan, o lumalabas ang tubig. Ganyan lang po mag-spin. Ganyan lang po. O, diba? Kailangan bawasan ang tubig sa mga dahon upang pag na-air dry mo na ito, talagang magda-dry ka agad. Hindi maabutan ng pagkakalanta. Ano ganyan? Rotten or magkakalanta dahil sa mayroong tubig na naiwan sa dahon. Ganyan lang po. Kaya pag mabawasan ng tubig, madali po siyang matuyo, madali po siyang mag-dry. Ganyan. Kasi hindi naman namin ina-expose sa sunlight. Air dry lang talaga. So kapag air dry lang, kailangan mabawas-bawasan ng tubig sa dahon upang hindi maabutan ng pagkalanta. Ganyan. Ayan. Laro-laro lang kung minsan. Ayan. So ganyan lang po. Tapos na. Ayan na. Ganyan na. O, Aren, tingnan mo, may tubig. O, yan, tubig yan. Pag hindi yan na-remove, hindi yan nakuha, ang mangyari is, nasa dahon lang. So, maabutan ng pagkalanta. Rotten. Yan. So, ganyan lang po. So, ganyan. Ulitin ko, kasi may tubig pa ang dahon. Yan. Maglalaro lang ako dito. Ganyan. May tubig pa lumalabas. May lumalabas pang tubig. Balik ulit. Ganyan. Ayan o, may lumalabas na tubig. Ganyan lang po. Laro-laro lang. Ganyan. Okay, so tapos na. Ayan. O, nabawasan na yung tubig na. Tapos, ready na siyang air dry. Ganyan. Masarap yan kapag na-dry na. Kasi, baka takot ako na baka maubusan ako ng fresh. Ayan. Mayroon akong air dried na celery leaves. At saka yung celery stalk. Ganyan. O, yan. Maraming tubig. Ang tubig bao. Yan. Yan po ay nakakasira sa ano. So, dyan ko na yan i-air dry. Dyan. Dyan ko lang yan ilalagay. Ayan. Huwag kang mahulog. Ayan na po. Ganyan lang po. Yan. So, hanggang dito na lang po. Ayan na. Magtanim kayo, mag-preserve kayo ng sarili ninyong celery. Ayan, ang ganda. So, ganyan lang po. Maraming salamat. And then, thank you for watching. Bye-bye!